Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Umawit ang daigdigan, lahat ng naroroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan. At patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dinaramayan mo ang mga nagdadalamhati, ang matimyas na pagluha ni Santa Monica ay tinugon mo ng pagbubunsod ng magbagong buhay si Agusting anak niya bilang tugon sa kanilang magkatuwang na panalangin. Lubin mong aming tangisan ang pagsuway namin at marapatin mong ang kapatawaran mo ay aming kamtin sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo munang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Tungkol naman sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo at sa pagtitipon niya sa atin, ipinamamanhik namin sa inyo, mga kapatid, na huwag kayong magugulat agad o mababahala sa balitang dumating na ang araw ng Panginoon. Huwag kayong maniniwala kahit sabihin nilang ito'y hula o pahayag o kaya'y sulat na galing sa amin. Sa anumang paraan, huwag kayong padadaya kanino man. Tinawag kayo ng Diyos sa pamamagitan ng mabuting balitang ipinahayag namin sa inyo upang makasama sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, mga kapatid, manatili kayong matatag sa mga katotohanang itinuro namin sa inyo, maging sa salita o sa sulat. Aliwin nawa kayo ng ating Panginoong Hesukristo at ng ating Diyos at Ama na umibig sa atin
at sa kanyang habag ay nagbigay sa atin ng walang pagbabagong lakas ng loob at matibay na pag-asa. Bigyan nawa kayo ng matatag na kalooban upang inyong maipahayag at maisagawa ang lahat ng mabuti. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoo'y paririto upang hatulan niya tayo. Panginoo'y paririto upang hatulan niya tayo. Panginoo'y siyang hari sa daigdig ay sabihin, sanlibutay matatag na kahit ito ay ugain. Sa paghatol sa nilikha, lahat ay pantay sa paningin. Panginoo'y paririto upang hatulan niya tayo. Lupa't langit ay magsaya, umugong ang kalaliman. Lahat kayo na nilikhang nasa tubig ay magdiwang. Ang bukurin at ang lahat ng naroon ay sumigaw. Panginoo'y paririto upang hatulan niya tayo. Pati mga punong kahoy sa galak ay mag-awitan. Ang puon ay pupurihin pagkat siya ay daratal. Paririto sa daigdig upang lahat ay hatulan. Tapat siya kung humatol at lahat ay pantay-pantay. Panginooy paririto upang hatulan niya tayo. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Buhay ang salita ng Diyos. Ganap nitong natatalos, tanang ating niloloob. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Saba ninyo mga eskriba at mga pariseyo, mga magpaimbabaw, ibinibigay ninyo ang ikapo ng gulayang walang halaga, ngunit kinaliligtaan ninyong isagawa ang lalong mahahalagang aral sa kautosan, ang katarungan, ang pagkahabag, at ang katapatan. Tamang gawin ninyo ang mga ito, ngunit huwag naman ninyong kaliligtaang gawin ang iba, mga bulag na tagaakay. Sinasala ninyo ang niknik sa inyong inumin, ngunit nilulunok ninyo ang kamelyo. Saba ninyo, mga eskriba at mga pariseyo, mga magpaimbabaw. Nililinis ninyo ang labas ng tasa at ng pinggan, ngunit ang loob nito'y puno ng mga naghuthot sa inyo dahil sa kasakiman at pagsasamantala. Bulag na pariseyo, linisin mo muna ang mga nasa loob ng tasa at ng pinggan, at magiging malinis din ang labas nito." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna ang lahat.
kapag po tayo'y kumuha ng baso o ng pinggan o kaya ng bowl, bago tayo magsalok, maglagay ng tubig o inumin o ng pagkain, tinitignan natin kung malinis ito. Kung madumi, syempre itatabi na natin, kukuha ulit tayo ng panibago. Pero mas maganda sigurong linisin na rin natin muna para ang susunod na gagamit ay malinis na yung kanyang paggagamitan. Kayo rin po, mandidiri kayo kapag ka madumi yung sa loob ng bowl o yung sa loob ng tasa, ayaw niyong inuman o kainan dahil sasabihin niyo, marumi na yan, makokontaminate yung iinumin ko o kakainin ko. Sa madaling salita, sinasabi rin ng Diyos sa ating ebanghelyo ngayon, magpakatotoo ka. Kung ano ka sa loob, ganun din ang ipakita mo sa labas. Hindi ho po pwede yung magpapakitang tao tayo. Dahil kitang-kita ng Diyos yung ating kalooban. So, instead na magpakitang tao tayo, magpakitang Diyos tayo, no? Ipakita natin yung totoo natin. Dahil yun, kitang-kita na ng Diyos. So, wala na. Tanggap na tayo ng Diyos. Hindi tayo perpekto. Ganon din sa ating ginugunitang santo ngayon, si Santa Monica. Kilala siya bilang nanay ni San Agustin. Nagdarasal, pinagdarasal. Malaki ang part niya sa conversion ni Saint Augustine. At hindi lang ni Saint Augustine. Conversion mismo ng kanyang asawa, conversion ng dalawa pa niyang anak, at conversion ni San Agustin. Nalaman natin ito dahil sinulat ni San Agustin yung kanyang conversion dahil sa kanyang nanay. Pero hindi po nangangahulugan na perpekto si Santa Monica. Siya rin po, ayon sa salaysay ni San Agustin, siya rin po ay mga may trial sa buhay. Alcoholic po siya, no? Madalas po siyang uminom. So, yun yung kanyang krus, no? Pero napagtagumpayan niya ito dahil sa kanyang pagdarasal din at paggawa ng kabutihan. So, kapag tayo po yung nagdadasal, minsan pupunta tayo dito sa Quiapo, sa harap ng Poong Jesus Nazareno, magdadasal tayo. Kapag hindi dininig yung ating dinadasal, sasabihin natin, bingi yata ang Diyos, bingi yata ang Poong Jesus Nazareno. Hindi niya naririnig yung aking pinagdadasal. Para naman sa ikabubuti ang aking ipinagdadasal. Subalit, maaaring ang dasal natin ay hindi pa akma sa kagustuhan ng Diyos. Kaya sinasabi ng Diyos, wag muna, magantay ka muna. Mas may magandang panahon para matupad yung iyong pinagdarasal. Kung natupad kagad yung iyong pinagdarasal, ito'y maganda dahil akma na rin sa Diyos yung iyong pinagdarasal at ibibiyayaan kanya, igagrant niya kagad iyon. Pero kung hindi niya talaga ibibigay sa iyo, alam niya rin na makasasama ito sa iyo. Ganon din kay Santa Monica, hindi niya agad-agad nakuha yung gusto niya, yung pinapanalangin niya. Bagkus sa kanyang pananalangin, una munang hinil ng Diyos yung kanyang hurts, yung kanyang pains, yung kanyang struggles. Inuna muna ng Diyos na matuto siya na magdasal lang mataimtim at para sa ibang tao para mawala din yung kanyang alcoholism. No? Tinanggal din ng Diyos sa kanya yun. Pero inuna muna ng Diyos yung sarili ni Santa Monica bago yung asawa niya, bago yung anak niya. Pero sa kahuli-hulihan, nagbago po yung asawa niya bago mamatay. Nagbago rin po si San Agustin. 33 years old na si San Agustin mula nung nagpa-convert at nagpabinyag sa simbahan. Sa kanyang pagpaka-convert, mas lalong lumalim yung ugnayan ni Santa Monica at ni San Agustin. Kaya nakiikwento ni Santa Monica yung kanyang pinagdaanan
na hindi biro-biro yung pagdarasal sa kanya at sa kanyang asawa. Hindi biro-biro dahil kalakip ng pagdarasal ang maraming luha na iniyak ni Santa Monica para lang magbago siya at magbago yung asawa niya at magbago ang kanyang mga anak. Kinalaunan, napabago ni Santa Monica, hindi lang si San Agustin. At dahil sa mga sulat ni San Agustin, na i-share niya sa atin magpahanggang ngayon na ang dasal ay isang relasyon sa Diyos. Hindi ito parang wish ko lang na biglang natutupad, mag-antay ka lang. Ang importante ay ang relasyon ng bawat isa. Ang importante ay ang ating pagdarasal, ang ating relasyon sa Diyos at sa bawat isa. Ngayon po, ating gunitain at ating alalahanin ang ating mga nanay. Hindi po sila perpekto. Marami rin po silang kakulangan. Pero binigay po sila ng Diyos sa atin para tayo'y alagaan, arugain, mahalin at ipagdasal sa Diyos na tayo'y maging mabait at mabuting tao. Ipagdasal natin ang ating mga nanay, alalahanin natin sila. Kung buhay pa po sila, pagkatapos po ng misang ito, tawagan niyo po, kausapin niyo po. Ano ba naman, no? Very advanced na tayo sa technology, pero late pa rin mag-express ng ating saloobin sa ating mga mahal sa buhay. After the mass, huwag natin antayin, nahuli na yung lahat. Sabihin natin kung gaano sila kahalaga sa buhay natin. Nanay, maraming salamat sa pagmamahal mo. Nanay, maraming salamat sa pagdasal mo na maging mabuti kaming tao. Kaya ganun na rin lamang ang ating pagpapahalaga sa mahal na ina ng Diyos, mahal na ina na Maria, ina ng ating Poong Jesus Nazareno, dahil ginagabayan parati ang mga anak. Sa pagpapatuloy ng ating misa, ating ipanalangin ang bawat nanay, ang ating mga nanay. At hindi lang yung ating nanay nakadugo, yung mga nanay na nagpakananay sa ating paglaki. Upang tayo maging mabuting tao, upang tayo maging mabuting tagasunod ng Poong Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, natitipon bilang bayan ng Diyos, dalhin natin ang ating mga pangangailangan sa Ama at manalig tayo sa kanyang pagbibigyan ang ating mga kahilingan. Ang ating pong itutugon, Ama, basbasan mo ang taos-puso naming pananalangin. Ama, basbasan mo ang taos-puso naming pananalangin. Ang simbahan naway maging gising sa kanyang tungkulin na ipalaganap ang katarungan para sa lahat sa pamamagitan ng kanyang paglilingkod sa mga dukha. Manalangin tayo. Ama, basbasan mo ang taos-puso naming pananalangin. Ang mga opisyal ng gobyerno naway maging tapat sa kanilang pagbibigay ng serbisyo at pagsasakatuparan ng mga programa para sa mga may hirap at napapabayaan. Manalangin tayo. Ama, basbasan mo ang taos-puso naming pananalangin. Ang mga empleyado at mga manggagawa naway maging magalang at magpakatotoo sa isa't isa. Manalangin tayo. Ama, basbasan mo ang taos-puso naming pananalangin. Ang mga may sakit at may kapansanan, naway makatagpo ng paglingap at kapanatagan mula sa kanilang mga pamilya at mga kaibigan. Manalangin tayo. Ama, basbasan mo ang taos-puso naming pananalangin. Ang mga lumisan na sa buhay na ito, naway magkaroon
ng walang hanggang kaligayahan sa piling ng mga banal sa kalangitan. Manalangin tayo. Ama, paspasan mo ang taus-puso naming pananalangin. Sama natin sa panalangin ang ating mga nanay, pati na rin ang ating personal na kahilingan. Ama naming nasa langit, palalimin mo ang aming pananampalataya upang umunlad kami sa iyong pag-ibig at lagi kaming maglingkod sa iyo ng may kagandahang loob at katapatan ng aming puso. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Aming alay sa'yo, Panginoon, ang tinapay at alak na iyong kaloob upang gunitain ang iyong buhay na inialay ng tayo'y magdiwang bilang isang sambayanan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, inihahain namin ang mga alay sa iyong dambana ngayong si Santa Monica ay ginugunita. Kalakip ang taimtim naming pithaya na magdulot ang mga ito ng iyong patawad at pagpapala sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Karapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang pagpaparangal sa iyong kabutihay, lagi mong pinaaalingaungaw sa iyong sambayanan. Sa pagkakaroon ng mga kaanib na maaasahan at tapat tulad mo sa pananagutan upang magbunga ang unyagi ng iyong anak na sa iyong pag-ibig kami makatulad. Ang mga banal na tao'y tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa pananalanging wagas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo
ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipahayag natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, Santa Monica, San Agustin, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ng ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang papapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas natin si Hesukristo. Sapagat iyo ang kaharian
at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsulod po ang lahat. Ito si Jesus, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Panginoon, narito ako, naghihintay sa utos mo lahat ng yaman ko. Ay alay ko sa'yo, ikaw ang tanging buhay ko. Batid ko na at natanto sa kasulatan yung turo pakikinggan at itatago sa sulok ng puso. Panginoon, narito ako. Sa utos mo, lahat ng yaman ko
ay alay ko sa'yo. Ikaw ang tanging buhay ko. Panginoon, narito ako, naghihintay sa utos mo. Lahat ng yaman ko ay alay ko sa'yo. Ikaw ang tanging buhay ko. Announcement. Inaanyayahan po ang mga ministry, organization at samahan ng ating simbahan at lalo na po ang mga deboto ng mahal na poong Jesus Nazareno sa ating parish-wide formation mamaya po August 27, 2024, Martes sa ganap na ikapito ng gabi. Dito po sa ating simbahan, ang ating tagapagsalita sa mamayang gabi ay walang iba kundi si Reverend Father Christopher S. Crucero, LRM's Parochial Vicar, Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno. Makiisa po tayo. Sa August 29, 2024, Huwebes, pagunita sa pagpapakasakit ni San Juan Bautista, ang tagapagbinyag. Magkakaroon po tayo ng pagninilay sa buhay ni San Juan Bautista sa ganap na ikatlo ng hapon at nagaganapin sa loob ng simbahan. At ang ating maringal na misa ay sa ganap na ikalima ng hapon na pamumunuan ng ating rektor at kuraw paroko, Reverend Father June Sescon. Makiisa po tayo. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang mga banal na pakikinabang ngayong si Santa Monica ay pinararangalan, ay magdulot nawa ng liwanag at alab sa aming buhay upang maging maningas ang mga hangarin naming banal at maging masagana ang mga ginagawa naming kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Yumuko para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang mga kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan
at pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.